There you go. Yeah. So I'm here now at Azora, or I think it's a Qurum cycling track. Grabe, no? Dito lang pala siya. Inigot pa yung Zora Marina 1. So wala palang cycling track doon. Naghahanap ako, hindi ko makikita eh. So umusog ako ng konti. Ito nakita ko, Al Qurum cycling track. So, sapatos muna ako. Yes, I'm here na sa Al Qurum cycling track. Grabe, no? It's been a long while. After a year. After 1 year of no cycling. So guys, ito yung ano, yung Al Qurum cycling track sa Ajman. Naghahanap kasi ako na malapit sa bahay. Ito yung nakita ko. Oh, okay naman dito. Saka maganda yung weather. Sana hindi umaraw. Hindi ko alam kung saan papunta to, kung paikot lang ba to or pagdating sa dulo babalik. Wow, sarap magbike. Nakakamiss magbike. Try nyo dito guys. Maganda dito, tahimik. Hindi ko lang alam pag weekend. Ngayon kasi ay ano, Tuesday ngayon, Martes. Araw ng Martes, March 2023. Para siyang ano, tawag dito, yung tawag doon. Ito may mga ganitong halaman, tapos may tubig na ganyan, parang may lake. Mangrove. Yun, mangrove. Grabe, nakaka
ilang ano pa lang ako, nakaka... Wala pang ano yun, wala pang isang kilometro yun, hinihingal na ako. Mahirap talaga pag walang ano, walang exercise. Grabe guys. Mahigit isang taon na walang cycling, walang exercise. Tapos, sabak agad ngayon. So, try natin kung hanggang saan tayo. Meron tayong ano dito, yung tawag dito, yung speedometer. Tapos natatrack din dyan yung ano, yung speed mo, yung number of minutes ka nang nagsa-cycling, yung elevation, yung baho. Ang may jabs. Hindi ko lang kung jabs ng camel ba yun, no? Ay, pataas. Ayan. Highway to. Uy, ganda na sa kaya, no? Pamaro. Highway. Sa ba ito? Nasa Ajman pa rin tayo, ha? Ajman. Sana huwag bumigay itong gulong ko. Ako lang nag-ayos niyan. Hindi naman ako expert sa pag-maintain ng bike. So, nagmamagaling lang ako. Sana hindi siya maging flat. Sana ganyan lang yung weather, oh. Nakatago yung araw sa ulap. Wala akong idea sa bicycle track na to, kung paano ba siya, paikot ba siya o isang diretso lang tapos balik. Ay, sakit sa binte, nagpa-burn. So, tignan natin kung makakailang kilometro tayo dito. Huwag sana bumigay ang gulong, kundi maglalakad ako na kung alayo. Isang taon mahigit na hindi ko nagamit itong bisikleta, itong road bike. Binili ko itong bike, I think, anong buwan ba yun? November yata, last year. November 2020 ba? Yes, I think November 2020. Dito ako nanggaling kanina, eh. Dito ako naligaw. Pumasok ako dito sa Azora. Pero wala namang parking. Wala akong mapag-parkingan. Baka mamaya ma-find tayo. So, uy, padaanin mo ako. Ako muna. Uy, thank you. Thank you, brother. Thank you, bro. There you go. Yeah. Hi. Good
na mag-explore ng mga daan, no? So dati nag-ano lang ako, nagbabike lang ako dun sa may Nadalshiba, tapos sa baba sa Alwarka, tapos dun sa may Mushrif. Dun sa may Mushrif, maganda dun kasi yung elevation dun medyo mataas din. So talagang challenging. Pero hindi siya recommendable pag baguhan ka. Titirik ka doon. So ako kaya hindi muna ako nagpunta doon kasi panigurado titirik ako doon. Dahil mahigit isang taong walang exercise. So dito muna tayo sa flat. Sa Nadalshiba flat din. Dito para maiba naman. Tsaka para mas malapit sa bahay. Sa Dubai din kami nakatira ng matagal na panahon. Since 2005 October dumating ako dito sa Dubai. Doon ako sa may Satu at Umira. Kasi nandun yung mga relatives ko. So akala ko pag abroad may sarili kang bahay, may sarili kang kwarto. Siyempre no, wala akong idea sa pag-abroad. Tapos nakikita ko lang sa mga picture ng mga OFW dati. Siyempre mostly ipapakita yung mga magagandang bagay. Siyempre hindi natin ipapakita yung mga bagay na hindi maganda, di ba? So hindi ko naman sinasabing lahat, pero karamihan syempre ganun. So ako naman syempre excited ako kasi gusto kong abroad, di ba? Gusto kong maranasan yung ganung buhay. Pero nung pagdating ko dito, na nagulat ako. Hindi ko masasabing culture shock kasi hindi naman lahat ganun yung pamumuhay. So pagpasok ko dun sa bahay na tutuluyan ko, mga kamag-anak ko lahat yung kasama ko. So hindi ako nagko-complain. Pero nagulat lang ako kasi iba yung expectation ko dun sa reality. Kasi pagdating ko, yung titirhan ko, isang kwarto, hindi ko masasabing malaki, hindi ko rin naman masasabing maliit, siguro tama lang. Tapos walo kami nasa isang kwarto. Tapos ang kinagulat ko pa, syempre I'm expecting na may sarili akong bed. So kahit yun man lang sana, no? Yung list sa mga expectation ko. Tapos nung matutulog na, sabi doon ako sa taas. Kasi double deck yun eh. Ilan bang double deck yun? Apat na double deck yata yun kasi walo kami. So walo pa o siyam. Parang ganun. Tapos nung matutulog na, doon ako sa taas. Tapos malaman ko, doon din pala yung tito ko. So tabi kaming matulog. Talikuran kami dun sa taas kami. Ay grabe no. So syempre ang hirap matulog dahil una-una sa Pilipinas may sarili kang kwarto, di ba? Tapos dito syempre hindi ka naman sanay may katabing natutulog. Tapos yun, katabi ko tito ko, talikuran kami. Tapos Diyos ko, sa laki namin to, paano namin napagkasya yung sarili namin sa isang bed dun pa sa taas, di ba? Pero syempre wala namang magagawa. So in-embrace ko yung mga ganong sitwasyon. Syempre iniisip ko, eto na ba yung magiging buhay ko, di ba? So syempre tatanungin natin yun.
hanggang kailan ka magiging ganun. So hanggang wala ka pa bang trabaho, ganun muna. Do okay naman kasi hindi ka naman nagbabayad ng bahay. Libre ka sa pagkain, so magko-complain ka pa ba, di ba? So hindi na. So okay ako doon. Siguro mga ilang buwan din yun. Tapos hanggang sa makahanap ako ng work. Tapos, yun nga, 2 weeks pa lang yata ako nun eh. Nakahanap na akong trabaho. Pero nung dumating ako sa Dubai nung October 2005, Ramadan yun. Siyempre ako, hindi ko naman alam kung ano yung Ramadan. Naririnig ko yung Ramadan. Pero dahil, siyempre, nung mga panahon na nasa Pilipinas tayo, hindi naman tayo, kumbaga, hindi naman natin tinitignan yung mga ganyan. Ba? Ako hindi ko naiintindihan ano yung Ramadan. Sabi, bawal kumain. So, yun lang alam ko. So, all I thought, pag sinabing bawal kang kumain, isang buwan silang hindi kumain. Diba, napaka-innocente ko. Napaka innocent sa mga bagay-bagay. So yun pala, during the day lang. Tapos yung mga bandang 7, yun, iftar na, kakain na. So yun, sabi, huwag daw akong kakain sa labas, baka daw makulong ako. Yung mga ganun. Tapos yung mga panahong yun, siyempre hindi naman lahat may mobile data, may wifi. So kami, wala kaming wifi, wala rin naman akong mobile data. So doon sa Pilipinas din naman noong mga panahong yun, siguro may, I would say na mayayaman lang yung or yung nakakaangat sa buhay yung may mga wifi, internet, mobile data. Kami wala eh, wala kami internet. Kaya nakiki-internet lang ako sa tawag dito, sa labas. So during those days na nag-a-apply ako ng work, paano yun? Wala akong internet, wala akong mobile data, wala akong laptop. So paano? Diba? So ginawa ko kasi sa may Satwa nga pala yun, no? Satwa ako, tumira. So ngayon dun sa may internet shop, medyo malayo dun sa bahay namin, so hindi siya pwedeng lakarin. Nagbabas ako. Ganda nga nung bus eh. Magbabayad ka sa driver, tapos nag-stop lang sila dun sa may bus stop. Hindi ka pwedeng huminto kahit saan mo lang gusto. So halimbawa, approaching na yung bus stop na kung saan ka bababa, so pipindutin mo na yung stop dun sa bus. Kasi may button doon na parang papara ka, hindi yung tulad sa Pilipinas, sa jeep, nakakatukin mo yung bubong ng jeep, di ba? Dito, hindi mo pwede yun. Meron kang button dito para ma-alerto yung driver na mag-stop siya sa next bus stop. Pero hindi doon sa kung gusto mo. Okay? So may designated na bus stop. So napaka-organized ng bansang to. So doon. So, ayun, nagbabasa ako, pumunta ako dun sa pinaka main sa Satwa, dun sa may bus station. Tapos sasuka lang ng konti, nandun yung internet shop. Ang may-ari pa nun, pangalan Bob. O shout out dun sa mga kababayan natin dyan sa Satwa noong mga panahon 2005-2006. Yung mga nakakasabayan ko dyan sa may internet cafe ni Bob. So yun, doon ako nagsasend ng CV at saka nagpa-fax. Siyempre mga panahong yun, uso pa yung fax, di ba? So yun, sa email ipa-fax mo yan. Tapos siyempre yung mga tawag dito, mga kakilala, uy, baka naman may hiring sa inyo, di ba? Kasi sa Dubai, lalo na
pag medyo matagal ka na at wala ka pa rin trabaho, kadalasan hindi na yung profession mo yung hahanapan mo ng trabaho, kumbaga kahit ano na lang. Ako, nurse ako, registered nurse ako sa Philippines, pero hindi ako masyadong nagtrabaho ng matagal, siguro mga 10 months lang, tapos dinala na ako sa Dubai. So ang kinagandahan naman nun, nakahanap naman ako ng trabaho na related sa profession ko. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng hospital sa May Jebel Ali. Basta yun. Tapos, siguro 2 weeks lang ako doon. Hindi ko rin nagustuhan kasi sa OPB ako noon eh. Pilipino yung head nurse. Siya yung nag-interview sa akin. Buti na lang tinanggap ako kahit wala akong experience masyado. Kasi normally, dapat 2 taon minimum. Pero siguro dahil kabayan, hindi ko rin alam eh. Pero feeling ko yun yung malaking factor kaya natanggap ako. Tapos sa OPD, hindi ko nagustuhan kasi hindi pwede mo po. Hindi ko lang alam ngayon. Pero alam ko pwede naman eh, kasi nakikita ko naman sa mga hospital yung mga nurses naman nakakupo. Pero nung mga panahon na yun, doon sa hospital na yun, 12 hours ang duty ko, hindi ako nakakaupo. Ang upo ko lang pag kumain na. Then lunch, yun na yan. Kasi doon sa may nurse station, isa lang yung upuan. At ang nakaupo doon ay yung charge nurse. Kasi marami siyang mga ini-input doon sa computer. Hindi ko alam kung anong mga pinaglalagay niya doon, pero bahala na siya doon. Basta ko, ginagawa ko lang kung ano yung naka-assign sa akin. So, yung mga panahon yan. So, 2 weeks lang. Tapos, may isang incident doon na yung isang doktor. Parang, sinigawan niya isang Indian na nurse. Sabi ko, ba't ganun? Parang, napaka-unprofessional naman yata nung doktor na yan. Sabi ko, sana huwag mangyari sa akin yun kasi hindi ko alam kung ano mangyari ka. So, yun. After 2 days, yun nga, nangyari nga sa akin. Ako yung naka-assign sa kanya. At nasigawan ako. Reason, bakit ako nasigawan? Dahil binigyan ko siya ng pasyente. Doktor nga siya, di ba? Bibigyan ng pasyente. Ngayon pala, sabi ng mga nurse, ayaw muna niyang tumanggap ng pasyente. Hindi naman ako na-inform. At di rin naman niya ako sinabihan. So, how would I know? So, nag-send ako ng isang patient. And boom! Grabe. Galit na galit siya. Pinagsigawan niya ako. Siyempre, I fought back. Dahil hindi ko yung prinsipyo. Nurse and doctors are partners. Okay? So, hindi pwedeng mangganan yung doktor sa nurse. Okay? So, pwede namang kausapin na maayos, pero huwag naman manigaw. Okay? So, yun ang nangyari. So, I fought back. Sumagot ako. And naalaman ko na yung doktor pala ay patalik na kaibigan nung director ng hospital. Okay? So, hindi ko na hinintay ko ano pa yung mangyari, di ba? So, ako nag-assume naman na dahil nangyari yun, baka pag-initan ako or ipatanggal din naman ako. So, I decided na mag-resign the following day. So, naka-2 weeks lang ako nun. Nag-resign ako. Tsaka, hindi ko rin naman gusto yung settings. So, ayoko ng OPD. Hindi ako makatayo. Hindi ako makaupo. Puro tayo lang. Hindi ko kakayanin yung ganun. Okay, so, yun. Nag-resign ako at nag-resign. So, ayun.
Siyempre, wala naman trabaho. Naganap. Tapos yung isang tita ko, tinutulungan din ako maghanap ng trabaho. Tapos, di ba? So, nakakatuwa yung mga cyclist dito kahit hindi mo kakilala. Pag nagkasalubong kayo, mag-hi sila, di ba? Sana ganun. Ganun lang yung buhay. Masaya lang. Kahit sa mga kababayan, sana ganun din, no? Minsan kasi may mga supladong kabayan, eh, no? Lalo na nung bago ako dito sa Dubai, grabe, no? Nung nasa sa tuwa ako, syempre, bawat makita ko mga Pilipino doon, tuwang-tuwa ako, syempre, di ba? Kababayan, nasa abroad kayo. So, nag-ahaya ko, nakakawayan ko. Eh, kaya lang, may mga iba na mga supladito, supladita. Tabi-tabi po. real talk lang po tayo, no? At saka ito ay base sa akin naging experience ng mga panahon yun. So, sabi ko, ay, ba't ganun? So, ngayon, dahil ganun yung experience ko, medyo nag-aalangan na ako pag may mga nakikita akong Pinoy. So, hindi na ako nag-hi. Hindi na ako nag-hello. Unless sila yung mauna. Diba? Kasi, syempre, ilang beses tayo napahiya. So, hindi ko na inulit. Pero, syempre, maganda pa rin na ulitin. Diba? Huwag tayong parang, dahil ginanon ka ba, ganun ka na rin, diba? Pero ako, yun ang naging behavior ko na din. Eh, siguro, ganun talaga. So, naging isa na ako sa mga subla dito. Lalo na nang, syempre, pag tumagal ka na dito. Pero, hindi po ganun. Ano lang, nipa-play safe lang. Pero kung kaya nyo pong ano, huwag maging suplado, huwag maging suplada, that's better, di ba? Mas maganda. So, yun. So na nga ba ako sa kwento ko? Yun, yung tita ko, tinutulungan ako maghanap ng trabaho, at doon ako napasok sa isang insurance. Actually, hindi naman siya insurance eh. TPA siya. Siya yung nagmamanage ng claims ng mga TPAs. Okay? Kasi yung mga ibang TPAs walang sariling operations. So, in-outsource nila sa third party. Okay? So, sa next care, yun. Magiting ko na next care. Sa next care, grabe nun, ah. Tuwang-tuwa ako kasi ang daming mga Pilipino dun. Parang nasa Pilipinas ka lang din. So, nag-enjoy ako dun. May tagal ba ako dun? Hindi, siguro mga ano lang. Mga 3 or 4 months lang yata, mga ganun lang. Reason bakit ako umalis, hindi nila ako maisya ng residence visa. Puro exit kasi sa mga companies pala, limited lang yung residence visa na pwedeng issuehan. So, yung next year, that time, kumbaga, na-reach na nila yung allowed na number of residence visas na pwedeng lang issue. So, ako, syempre, syempre ayoko naman ng ganun, diba? Eh, lahat naman tayo gusto ma-residence visa para huwag ka nang mag-exit. Okay? Exit. Ano ba yung exit? Oh, mag-exit ka kasi yung visa mo valid for 1 month or 3 months. So, normally ganyan lang yung length ng visa. Na pag-visit visa. So, yun, pag 1 month, hindi ka nakahanap ng trabaho, kailangan mo mag-exit, kailangan mo lumabas ng bansa para ma-renew yung visa mo. Oo, syempre, 53 months na yun. So, ang exit, ano, sa Kish, sa Iran.
So halos 1 year din akong umi-exit pa iba-ibang lugar naman. May Kish, may Kishem. Once nag-ano ako, nagkatar, A2A lang ako, airport lang. Tapos balik din, same day. So yun ang buhay. Tapos, yun, ako sa next care hanggang sa ma-introduce ako sa AXA. AXA yung company kung saan ako nag-stay talaga ng matagal. 16 and a half long years ako nagtrabaho sa AXA. So hanggang sa maging manager ako, yun. Maganda yung ano, yung company. Maganda yung benefits, malaking sahod. So kaya din ako nagtagal, doon na rin ako nagkapamilya. So happy naman. Pero yun nga lang, syempre, sabi nga, walang forever. Okay? So kahit gaano katatag, kalaki, kakilala yung company mo, eh hindi rin assurance na you will be there for the rest of your life. In any company may mga politika. So given na yun. So nasa iyo na lang yan kung gaano katigas ang dibdib mo. Sabi nga, if you cannot stand the heat, stay out of the kitchen. Diba? So ako, matibay yung dibdib ko, kaya kong makipagsabay sa mga yan. Kaya lang, I decided na mag-resign na dahil hindi na tama yung ginagawa. So yun lang siguro, hindi na ako mag-elaborate. So iwan ko na lang dun sa ganong kwento. Pero after I resigned, actually anong nandun pa ako, I'm doing a side hustle naman. Yun. So kahit paano, kumikita tayo dun. Pero syempre, at first, in any business naman eh, syempre hindi yun agad mag-click. So it will take time. Kailangan mo alagaan. So yun, until now, I'm doing it. I'm an entrepreneur. So into selling, marketing. So actually, ito yung gusto ko eh, yung sa marketing. Kasi dun sa work ko, syempre, nakakasalamuha ako yung mga ang sales team, marketing team. Kumbaga, na-amaze ako sa mga ginagawa nila. Parang, wow, parang ang sarap gawin yung trabaho nila. Kaya ako siguro dahil nagsawa na lang din ako sa tawag dito, sa work ko, sa operations, kaya gusto ko naman is dealing with people. So doon ako napunta. And I really enjoyed, you know, working, being in the marketing or sales industry. Kasi it's a new challenge, new experience, new everything. Diba? Lahat bago. Mga ngapa ka, you will learn how to deal with people na hindi mo kakilala. So for me, napaka-exciting. I learned a lot. I learned how to make my own posters. So paano ka maging creative, paano ka maging resourceful. So ang dami. So and I'm helping my team then kung paano mag-market, especially sa Facebook, no? Ang Facebook ay, ang sabi nga, kung ang Facebook ay isang country, so ang Facebook na ang pinaka malaking
bansa sa buong mundo. Kasi nandun na lahat eh. Pero scary nga lang kasi lahat ng information ng tao halos ay naka-store sa data ng Facebook. Bakit? Nung nag-sign up ka kay Facebook, di ba, hiningin ka ng mga personal information mo. Location, date, tapos yung status mo, relationship status, kung married ka ba, kung single ka. So, yun. Tapos ano ba yung mga interest mo, di ba? So, ang daming mga information na na-provide natin kay Facebook. Kaya ang Facebook ay napakagandang avenue for marketing. So now, dahil alam mo na na yung mga tao ay nakababad sa Facebook, so ang ginawa ni Facebook, tinarget niya yung mga tao yun based doon sa mga sa demographics, sa interest, sa gender. So yun, syempre pag magbibenta ka ng item na pambabae, alam mo, bentahin mo na yung lalaki, diba? So ngayon sa Facebook, binigyan ka ng option kung sino gusto mong target market. Gusto mo lalaki lang ba? Gusto mo babae lang ba? Anong age group? Diba? So ang dami. So kaya dyan maraming nagpo-boost, diba, sa Facebook para mag-ads, diba? Hindi alam, syempre may bayad. Okay, so halimbawa, magbayad ka ng, depende, ilang tao ba yung gusto mong ma-reach in a day. So kung halimbawa 20 to 30, so may tawag dito, may amount doon, may tawag doon eh, parang may allocated na amount para doon sa target market mo na yan for that particular day. Okay? So kung halimbawa 5 dirhams yun for 20 to 30 na tao, and if it will run for 5 days, of course you will pay 100 dirhams plus that. Okay? So that's how it works. Tapos, not only that, kasi that's more of on the ano, sa advertising. Syempre, you will do automation. Dahil most of the time, ay available ka to answer yung mga customer inquiries. Okay? So, kailangan may automation ka. So, sa Facebook, you can set din. So, may mga parang preset na mga questions ka. Pagka-click nila nung question na gusto nila, may sasagot doon automatically yung chatbot. So, yan, di ba? Ang ganda. Kasi kahit tulog ka, ang Facebook na yun, yung automation na yun, so siya na yung bahala. Not until the time na yung customer mo ay maghanap ng totoong tao. Kasi may option doon na yung customer mo, gusto kausapin na yung totoong tao. So, yun na. Pero syempre, ilalagay mo yung normal timings mo para at least during that, ano, yung timetable na yun ay available ka, diba? At makasagot ka. Kasi dapat mabilis din tayo sumagot. Otherwise, maghahanap ng iba yan. Okay? So, yun. Diba? Ay. So, yun na nga. Nag-resign ako sa company. Diba? After 16 and a half long years. So, ngayon, I'm an entrepreneur. Pero, syempre, hindi yun yung pinaka-ultimate goal namin. Our ultimate goal is to migrate. Okay? So, in process, so hoping na soon makaalis na. Okay, so approved na yung medical.
waiting na lang for biometrics. And I think once the biometrics is done, then that's it. So, but of course we are grateful sa bansang to dahil maraming nangyari dito. Maraming good things over bad things ang na-experience namin. Bad things, that's normal. Sino bang taong hindi naka-encounter ng mga bad things? So nangyayari yan. So it's up to you on how you will cope. So hanap ka lang ng mga taong sa paligid mo na they will be there for you no matter what. Okay, yun ang importante, mga kaibigan, mga friends, relatives, mga kaibigan, tapos mga friends. And so para sa akin, nakaka 14 kilometers na. Not bad. So we'll try at least 20 siguro for what do you call this, warm up. So daling ko dito si ano, si Commander. Mahaba-haba na din pala to. So okay din. Grabe na. So yun. Ito ay Al Qurum cycling track. So at least yan, may idea na kayo kung ano meron dito sa Al Qurum. So siguro I think 15 kilometers kasi naka isang buong ikot naman ako. Siguro tama na muna for now. Ooh. Sana gugutom na ako. Dito may bike lane, so kung halimbawa gusto mo kasalubos ng bike or you may wanna buy a brand new bike, meron siya na ito sa blog. I think I'm done for the day. Oh, I'm done. 15 kilometers, not bad for a ride after 1 year. So let's pump it in. Yun. Grabe. 15 kilometers, pagod na ako, grabe. Siguro dahil mahigit ng isang taon na hindi nakakapag-bike. Siyempre gusto kong bumalik ulit sa pagiging fit. I will do cycling regularly ulit. Siyempre para sa ekonomiya, no? Lalo na yung buhay natin dito sa Dubai, puro halos sedentary lang, lalo na kung wala ka naman mga activities talaga. Siyempre kung nasa work ka, mainly kung opisina, di ba? Ano bang ginagawa natin sa office, nakaupo lang, sobrang wala masyadong physical activity. So, kailangan natin ng exercise para sa heart natin, para sa overall health. So, let's be healthy. It's a good start, 15 kilometers. Diba, kahit naman nung bago akong nagbabike, ganun lang din, 10 kilometers pa nga lang dati. So, at least 15 kilometers. And hindi naman ako pagod.
huwag natin biglayin. Huwag ayokong biglayin kasi syempre mahirap na. So, yun. We'll see. So, sa mga susunod natin mga ride. So, isasama ko kayo sa aking mga ride. Diba? So, ngayon, uwi tayo ng bahay. GPS lang tayo. Hindi masyadong kabisado from here. So, lagi yung sinasearch ko para maging guide kasi yung bahay namin eh syempre hindi naman siya kumbaga establishment para makilala ng tawag dito Google map. So tingin sa paligid. So let's go. Thank you Lord sa napakagandang weather, hindi mainit, hindi lumabas si Haring Araw, nakisama siya. So, ayun. Nagugutom ako, nakakaya masarap kainin. Mahinang gasos mo doon, nangalala sa 20, 25, kaya 30, ganyan, di ba? So, yun. Sarap mag-bike, nakaka-relax, nakakatanggal ng stress. May mga nakikita kong kabayan, no? From Dubai to Ajman sila nagbabike. Grabe naman yun. Hindi ko lang alam saan sila dumadaan. Pero umali sila madaling araw. Nga naman, pag madaling araw, hindi masyadong marami pa yung sasakyan. Pero pag mataas na yung araw, parang napakadelikado naman. Nakakatakot. Believe ako dun sa mga kababayan nating nagbabike from Dubai. Ajman. Minsan nakikita ko pa nga hanggang ano eh, Umalquain, not sure lang kung hanggang Ras Al Khaimah. Pagkatapos, ito na yung bahay namin. May akit na ako. Wut. So, yun guys, nasa bahay na ako. Thank you Lord. Nakaka-uwi na safe. So, ito, importante itong date number. Kasi pag wala ka nito, pwede kong ma-find. Bawal yan. So, bago ang maglagay ng bike mo sa bike rack, make sure na may extra update na po. Kung ayaw mo, papay. Okay. So, ayun guys. Hanggang dito lang for now. See you again sa next ride natin. Okay? Thank you.